Yun, at nabuo na natin mga idol, no, yung gagamitin natin sa paglalagyan ng itlog para masilaw natin. Ayan. Ito pa yung isa natin kailangan, mga idol, no. Yan, ilaw. Tapos, ipapasok lang siya natin dito, mga idol. Ayan. Tapos, ang mangyayari po niyan, dito yung itlog. Para malaman po natin kung perte lang isang itlog o hindi. Kasi isipin nyo, mga idol, 30 days na lilimliman niya ng pabo. Kung sakaling hindi man siya fertile, sayang yung panahon na maglilimlim siya, na wala naman palang sisiw. Ayan. Yun ang mga idol, no? Nakakalungkot na balita. Ayan. Nawala yung pabo namin na lalaki. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kaya ito, pinakuha ko na lang itong itlog nung inahe namin dahil nangingitlog siya doon sa damuhan lang. Ganyan kasi ugali mga pabo, mga idol, no? Hindi siya kagaya ng manok na kapag ginawan mo siya ng pugadan ay doon din siya mangingitlog. Ang mga pabo, mga idol, ay sila yung gumagawa ng sarili lang may itlogan. Yan, to. Nakakapanghinayang. Sipin nyo, mga idol, 16 piraso. Yan. Ito yung nangingitlog sa damuhan, mga idol. Yung lalaki, ayan, di na makita. Sayang, halos na sa 4 na kilo siya mahigit. Dahil tatlo sila magkakasama, mga idol, kung napansin nyo doon sa dati kong video, ano? Tatlo sila magkakasama, yung dalawa ay kinatay na namin. Dahil yun nga, kawawa din ang kapag nag-iisa lang o dalawa silang babae tapos tatlo ang lalaki, kawawa din yung pabong babae, mga idol, dahil pinagtutulungan nila, no? Yan. So yun, dahil andito na rin naman to, ngayon, mga idol, ay sisilawin ko ito ngayon, mga idol, para malaman natin kung fertile o mabubuo ba itong mga itlog na ito, mga idol. At yun ang ituturo ko sa inyo. Ayan. Tara at samahan niyo ako, mga idol. Ayan. Dito, mga idol, ay maghahanap lang tayo dito ng empty bottle ng Mountain Dew. Ayan. Ito yung gagamitin natin na pangsilaw. Ayan. Ito, mga idol, oh. Ayan, pwede na to. Ayan. Yun ang ituturo ko sa inyo, mga idol, kung paano, ano. Tara. So yun, mga idol, no, ito na yung ating Mountain Dew na pinulot sa likod ng bahay. Ayan. Ito lang kailangan natin, mga idol, electrical tape, tsaka itong gulok na pangputol. Medyo ingat lang po tayo sa pagputol, mga idol, dahil, ayan, matalas ang ating gulok. Ayan, pwede din gunting, mga idol, no? Ayan. Ito siya, mga idol. Tapos, putulin din natin itong pinaka-puitan. Ayan. Sa pagputol nga pala dito sa pinakadulo nyo, mga idol, no? Ito kasi natin nilalagay yung itlog. Eksakto lang po natin na sakto lang yung itlog na maipasok. Huwag po malaglag sa pinakalooban, no? Ayan. Tapos, padidikitan lang po natin ito ng electrical tape. At nabuo na natin, mga idol, no, yung gagamitin natin sa paglalagyan ng itlog para masilaw natin. Ayan. Ito pa yung isa natin kailangan, mga idol, no. Yan, ilaw. Tapos ipapasok lang siya natin dito, mga idol. Ayan. Tapos ang mangyayari po niyan, dito yung itlog para malaman po natin kung perte lang isang itlog o hindi. Kasi isipin nyo, mga idol, 30 days na lilimliman niya ng pabo. Kung sakaling hindi man siya fertile, sayang yung panahon na maglilimlim siya, na wala naman palang sisiw. Ayan. Yun, kapag nakompleto natin yung mga gamitin natin, mga idol, no, maghahanap lang tayo sa pisto ng ating bahay na medyo madilim at
doon natin sisilawin yung ating mga itlog. Ayan. Ayan, dito sa park na ito, mga idol, no? Dito, pwede na ito dito. Ayan, buksan lang natin ito, mga idol, no? Ang ilaw. Ayan. Tapos, dito naman po natin ilalagay ang itlog na gusto nating silawin. Ayan. Ayan, ito, mga idol, no? Ito, mapapansin ninyo. Ayan, maliit yung kanyang ersak. Ayan, ibig sabihin, negative to, mga idol. Ayan. At ang isang palatandaan na mabubuo yung ating pinapalimlima na itlog ay kapag yung parang may mga sapot siya sa loob nung itlog, mga idol. Ayan, ito negative to dahil wala, ano siya, plain lang. Ayan, subukan naman natin tong isa. Ayan, ito, mga idol, no, ito mukhang positive to. Ayan, dahil may mga sapot siya sa loob at may nakikita ako na pinaka, ayan, yung gumagalaw sa loob. Ayan. Yan, yan yung pinaka-ersak niya, mga idol, oh. Yan, dito sa part na ito, ito yung medyo, ano siya, may gumagalaw na kulay itim. Ayan. Ayan.